Ayan mga kabinders, binalikan natin si nanay para makausap. Nandito na tayo sa ano. Ano nanay, good morning. Good morning po. Kumusta ka na dito? Ayos pa rin yun. Nagbigay na ako ng luna para Na yung nagbigay ng luna, ito? Tatlong katapo niya, talaga pa ganun lang. Ilang tangapong bigay sa akin. Hmm. So, ang ano natin nanay, kasi ako nagpunta ako ng lugar ko. Nagpunta ko dun sa lugar mo at saka dito sa office. Sa office ng homeowners. Ang sabi naman nila sa akin, di ka na daw pwede doon din sa lugar mo, yung di ba dati mong kinatitirikan? Bakit daw ha? Yan nga, di ko masyado na ano kung bakit inaayawan ka doon ng kapitbahay din. Sa... Ay, hindi kasi ng maras nga ako, binaboy nila yung lugar ko. Dati hindi ko ganun. Ang maging si pastor, sabi niya, yung isang buong isang taon na katariyan, dito naglalagay matanda, maayos. Anong maras ako, ginawa nga nilang taklaan, gawa ng sigarilyuhan. Kaya nga. Anong ginawa nila yung wala ako. Ako naman, anay, wala na akong kong kasi ginawa ko naman na lahat na... Paalam na ako doon sa mga kapitbahay mo, at saka kaibigan mo, at saka sa dati mong tinitirahan, tinayuan noon. Ay, ayaw na tayo payagan, nanay, ng magiging kapitbahay mo. Igalit nga ako sa dandila sila nakautang sa akin ng 5-6. Ako dati na nakapautang doon ng dati. Ang iba nga hindi na nga nakabayad sila sa akin. Kasi nanay, gusto mang kita tulungan, wala tayong magagawa kung doon sa mga paglalagyan sana sa'yo, umaayaw sila. Wala man akong... Wala mag-aasap kita, hindi sinabi ko pati tayo kapag-presidente ng homeowners. Dito lang sa homeowners lang ako sabi. Kung ang problema mo, masolusyonan natin. Sabi nila hindi na daw pwede doon. Sabi ng yung kaharap mong kapitbahay. Sino kaharap mo? Yung pulis nga. Oo. Tapos nila naubos yung mga itakot. Kasi ang inaayawan daw ng pulis, yan daw na nang nandoon ka pa, yan daw na mga daladala mong mga kung ano-anong abubot na inaan mo doon. Yan ang inaayawan nila na... Nilabas na nga ho nila kasi kinuha lang ang mga papag. Nakapatong yan sa ibabaw. Kaya nagkabasa ang mga kalab. Wala nga ako na kung mga damit, hinanap ay mga damit, mga hanger, wala. Puro dumi na. Ay, hindi lang italap nila yan. Sana tinan nila kung nandun ako, wala naman ako doon. Nalag-stay in na nga ako, hindi lang pinagawin palabasin. Sa ano naman sa'yo nanay, naaawa naman talaga ako sa'yo kasi wala ka talagang, wala kang tinitirahan dito pa lang. Ay, hindi naman ako alis dito hanggang wala ko. Naaawa nga ako, yan nga, ginawa ko na nagpaalam ako doon sa mga, kung saan ako nagpaalam doon sa mga tinirahan mo dati. Ay, sila nga ako, tumira na lang dyan hindi nagpaalam, basta na lang sana tumusok tayo. Ang dami dyan, damang pamilya niya lahat ng mga anak anin. Di kanya-kanya tira na siya nagpaalam sa barangay din para sa homeowners. Baita man ako yung ibahin nila. Ako bukod sa lang ako na hindi nila papayagan. Ang paraan na lang daw, Nay, ay umuwi ka daw sa mga anak mo. Ay, susunuwi. Hindi na problema. Madala ko mamamatay pag doon. Sila kaya umuwi sa mga anak na matuloy. Mga anak mo daw ang may ano sa'yo, ang may kalapatan. Hindi na lang ako sa kapamasahe, uwi na lang ako. Punta na lang ako sa amin sa WB. Basta gusto ko na may transfer yung aking pension. Saan ka ba pupunta na eh? Kung sakali? Ha? Saan ka pupunta kung sakali? Sa Batangas o. Sa Batangas, sa inyong lugar, sa Limeri, Batangas. Hindi na, kahit hindi na makita sila. Kasanay na ako. Kasi yan nga nanay, sa awa ko sa'yo, ginagawa ko talaga ng paraan na makausap ko yung mga taong dapat, ano? Sa isang parting iyan po, hindi na po dapat makipag-usap ko. Kasi yung ibang mga nakakuha ng mga bahay dyan, wala sila mga kinausap na tao. Kasi ito na nga lang nila, natin ko ba dyan, hindi lang itirik mo sa karatatag wala. Kasi yung ganyan ang lalakay ang ulo nila eh. Tapos yung ngayon ako, ngayon nagpapalam ang maganda ang kalimang ko, ay,
berbala na parang nanakaw nila yung lugar ng pwesta para magiging kanila na. Hindi, nanay. Ano pa paalam niya? Sabi nga nila, kung gusto mo tumiri, magpaalam, magbayad ka ng isang oon. Yan, yan, yung sagit na yan. Bibili ka na matalyawis yung makakapagtayo ka na doon. Yung usapan namin dito, naroon ako dito, alam na gano'ng ginagawa nila. Tapos ako isang tao, hindi alam ang pagbigyan na ganyan. At ka naman ho, yun sa ibang nakikirik na lang na mag-anak, nakakagawa ng bahay na hindi nagpaalam kahit kanino. Ako ang nag-iisa. Hindi, hindi yung ginawa ko nanay na pagpapaalam, eksakto yun. Kasi siyempre, nag-ano tayo kung paano natin ilalagay yung gagawin nating kubo mo. Kasi, nga po sila. Oh, mahirap naman kung nagtirik lang kaagad tayo doon, tulad doon sa yung tinatitirikan dati, at masita tayo doon na, uy, ba't ka nagtitirik yan? Ang pinakailangan doon ay magpaalam. Di ba nagpaalam na ako sa owners? Ayan. Ayan ang kanilang rason. Sa mga owners, sir, parang bibigyan ako sa ibang lugar. Marami dyan sa ibang lugar mapapagyagyan. Marami dyan. Kasi alam ko dyan, 10 pamilya, 5 anak, nakapagtayo sila ng bahay, tigitigil sa magkakadikit pa. Paano naman ho ako nag-raise ka lang? Yan ang isipin nila. Mag-anak, may salba na rin, sila nagpaalak ka kanina. Kahit ano ngayon yung kausap ko dito matandang si Ate Maris, Ate Tesnestor. Pero reklamo mo yan, dapat lumapit ka kay, ayan, kay Kulaharang yan. Nakapagtayo ng mga anak sila, tapos isa-isa. Ngayon huli yung mag-asawa, ama, na nakatay na rin sa gilid. Isang hilero sila dyan, buong pamilya. Para sila pinagpaalaman, open space o yan. May taman ako, hindi nila magawa ng paraan, isa lang ako. Kaya hindi lang nga sila nakikinapas sa akin, sila mautangan na walang tubo. Kaya sila mahiging pagkain na pag may dala kung galing amo, nagbibigyan sila. Ba't nga ako ganun? Ba't nga ganun sila? Yan nga po. Yan sila, may mga pamilya nila nagpaghanap buhay. Sa pag-intensyon ko, kung totoo siya, kasi nagagamot nga po ako. Kaya ngayon, pasahod kami sa Aquatro. Yan ang ano nanay, sobrang man ang awa ko sa'yo, ginawa ko na ang lahat. Hindi ko na alam kung saan ko pa, saan pa ako magpapaalam ba. Kasi wala man ako nanay paglalagyan sa'yo na lupa na dapat doon ka makapagtirik ng bahat ng kubo. Wala. Yan ang ano natin doon. Meron tayo, ano, kasi marami akong material sa bahay, mga kawayan, ang dami kong kawayan sa bahay, sa, ano ko, sa, doon sa may bahay ko. Magputol lang tayo doon at gawin nating mga halig, kasi mga matitibay na kawayan yon. Okay na. Hindi pa kayo lumapit kay Cap? Kay Cap? Cap po ng bayan. Kapitan ng... Ay, wala pa. Kasi ang inano ko, yung homeowners lang, kasi sila ang may karapatan dito na nangangasiwa. Yan ang nilapitan ko sila. Bakit nga ho sila, hindi na, bakit nga ho sila nakapag-tiri ka doon mag-anak, hindi sila lumapit ang homeowner. Kaya pag dito mga dito matanda, kausapin niya, hindi na mag-anak sila, nakapagpatay, hindi sila nagpaanak. Ngayon, ang pure naman ho sa akin, nag-isa lang ako sila mag-anak, nakapasok sila na gano'n. Bakit nga ba ganun nanay na lahat ng nakapausap namin? Maayaw. Ano nang paano gagawin niya? Naaway ko na sila. Naaway ko na sila eh. Kaya nga, lahat sila nanay may dahilan. Yung lahat ng nakakausap namin kung paano si nanay natin malalagyan ng kubo, saan natin dapat. Meron yun ito, sabi ko na kumari ko, yung sagot, binabayaran nga ng 1,000 dote. Sabi ko, hindi pwede bawal yun. Bibenta mo sa akin ang dote, hindi naman sa iyong dote yan. Babayaran daw doon ako dito sa gilid niya. Ayaw ko naman doon isa sa solo. At biglang yung makapagod. Gusto ko nasa ka, yung masa ganyan. Sabi ko sa mga tao. Maganda na sana nanay kasi mayroon ka nang ibinigay sa'yo na ano-ano. Lalo na kung napayagan tayo. Mayroon ka nang pang kung sakaling maidingding kasi magpro-produce nga tayo sana noon ng pang-atip mo kung pinapayagan lang tayo ay hindi tayo pinapayagan eh ano magpaalam mo ako lang tayo dyan sa owner
Paalam ako kay Tapsaga, nagpaalam. Sikat bang paalam ang Sabo na siya ang matagal. Hindi niya pinitan niya si Kapitan. Doon ako una nagpaalam kay Tapsaga kasi nabi Sabo. Ako muna siya ang nagbigay ng permiso. Doon sa bandas, doon sa lugar ninyo. Ay pag-inuna niyo mga kundas, nagkosip talaga dyan po. Paano pag pag-inig ko siya ako? Pag-sirin-utan, hindi ko siya ang pinigyan. Eh kaya nga, ayan nga ang inuna ko malapitan yung homeowners. Ano mo sa inyo, approach nyo dapat kay Kapo. Si Kapo ang magagawal para kakausapin yung homeowners. Siya kasi hindi na kahindi ang kapitan. Ano nang mag-approach yun ang ginawa eh. Kaya Kapo ba, sige napit ako ng homeowners. Isang araw kalahati lang tapos yung bahay ko. Malaki yung dahil kong ginawa ito, tsaka yung dito yan. Ando ba ang halong doon? Ito, tama. Ang dami ng damuhin ako na mag-isa mag-alang. Sana yung mga ano mo diyan, 'di ba na yung mga naka siksik diyan sa ilalim. Yung mga hindi yung mga marami na yun eh. Yung mga naka siksik diyan sa ilalim, saan mo na dinala? Ah, diyan sa tricycle. Sa gilid mo yun. Ah, dito sa gilid ko na mga tao. Oo. Yeah, sana maganda na ito, mayroon ka ng luna. No? Eh, mayroon ka ng pangtapal sana kung saan man ito tatapal. Mayroon ang ibang tao tumutulong pa, bakit sila sinira ko. Mayroon lang, sige po. Yung mga tao nga willing pang magbigay ng ganyan sa itong ganyan. Good morning. Nalimutan ko mag-aaring approach sa inyo dapat i-tok-tok kapitan mo nung pala sa inyo. Kapitan ng pahalan. Ito bahala ko nung gawin ka rin sila ko ito kapaya. Wala kang ano kasi siyempre tulad nito paalisin ka dito ano. Ang sabi naman nila pumunta ka daw doon sa mga anak mo, sabi ng homeowner, kasi may mga anak ka pa daw. Ayan ang sabi nila. Kailangan nga, hindi nga ako nga ako inipinito. Pag may tao nang wala akong pagkain, hindi nga ako binibigyan. Pag may mga tarap-tara, yun ang binibigyan nila. Pwede ba ako lumaboy ng gano'n? Paano ako makapaghanap buhay? Nag-unitay na sa akong gamot. Ano ibibri ko? Sahod namin sa mga senior every 6 months. Pag sahod namin ng July, at sunod namin ng December na ulang sahod. Hindi na lang ang sahod. Pag-ibigay na pagkain, magbibigay na ako. Ito sa akin, nagsang mo itong itapit mag, ano? Tuka-tuka na sila doon. Ano ka na nanay? Nagkape ka na? Wala ako akong kape, pero may tinapay ako. May tinapay ka kape ang wala kape. Wala kang mainit rin. Pero hindi yung sama pa si Kenneth. Ah, missis yan ng mga yan. Nanay. Ano mo si nanay doon ng kape? Ano? Kape. Meron daw siya diyan tinapay. Dalan mo doon. Doon sa karinderiya, baka may kape. Anuhan mo siya doon para dalan mo dito ang kape. Wala daw siyang mainit na tubig. Yung tinimpla na lang na kape.
Nanay, padala mo yung baso mo. Waray, diyan na lang yan. Oh. Ayan. Kasi babayad pa eh. Ayun, ayun. Nung baso mo, itasa ba? Padala mo kay... Oh, yan na lang. Dalin mo. Yan o. So, may lang bibigilin nyo sa akin. Oo. Hindi ba anuhan mo ng kape kaya wala man kape dito? Kaya nga. Ah, sige. Meron siyang tinapay dito. Para makapag-kape siya. Kawawa nga talaga ang kalagayan ni nanay. Kung pinapayagan lang tayo doon, okay na sana. May ayaw tayo payagan eh. Nanay, nilalaman kita ng kape. Walang kapayro. So, ayan mga kabindors, ang update natin kay nanay. Binahanan na namin na naman dito para maipaalam kay nanay na hindi kami pinayagan na magtayo ng kubo doon sa mga dati niyang pinagtayuan. At saka doon sa mga kaibigan niya, ayaw ng mga kaibigan niya rin. Kayo na po ang bahala mag-usuya kay nanay kung ano ba ang dapat gawin kay nanay. Kasi wala man sa kanyang tumatanggap na ano, yung homeowners din ayaw din siya payagan na doon sa ano, at saka yung kaharap din na bahay doon na sa kanyang pinagtayuan yung grocery. Mga apo ko na gulang niya dyan, sinira nila ako. Alam nila akong ginawa. Ang makapagkita nga na kakalap. Wala ko ako dyan makita ng ako. Nakalatag na lahat. Wala nang bumbong, wala nang dinding. Wala nang sa mga gamit. Ito ako, hindi na ako. Kasi kung naman nga lang, nakalago yan. Alam na yun. Nakal yung bank. Hindi na may isang bala na kapatol ko sa ibang bank. Wala yung sa pinapapag ko na play mo na makapag, gano'n ko na pag-play mo. Pinong club nila para ma-benta maging pera. Eh ayun ako magsinira nito yun sa akin. Ayan po, nakakaawa man po ang kalagayan ni nanay. Ayan, nag-aano nga po na kung ano pa ang dapat kong gawin kay nanay. Para lang maging safety lang yung kanyang pamumuhay ba, at hindi na siya sana dito nakatira sa ganitong kalagayan niya. Ginawa ko na mga kabindors ang mga paraan kung paano nang matitirikan ng kanyang kubo. Pero iyan ang nangyari. Titingnan pa natin mga kabindors sa mga susunod na panahon kung saan tayo makakakuha ng dapat talaga pagtirikan ni nanay.
ng kubo. Yan po, hanggang dito muna ang aming update. Kayo na po ang mag-usga kay nanay kung ano ang gagawin. Thank you very much, kapitbahay.